guys! Welcome sa ating bagong video tutorial. At tuturo natin sa inyo ngayon ay yung plucking version ng kantang Paraluman ni Adi. Okay? So kung gusto guys matutunan yung strumming version nito, don't worry, meron tayong tutorial nun. Ilalagay ko yung kanyang link sa pinned comment at sa baba. Okay? So una yung gagawin guys sa kanta na to ay ilalagay nyo mga kapo sa 5th fret. Okay? So panglimang fret. So after nyo magawa sa panglimang fret ay good to go na kayo, okay? Pero kung wala kayong kapo, guys, don't worry. Namimigay tayo ng bagong kapo weekly. So, make sure na makasali kayo, okay? So, intro muna ipaparinig ko sa inyo, guys. Kasi hindi ko naturo sa isang video natin yon. So, ganito siya. Okay? So, ganito siya, no? So, paano yon? Don't worry, guys. Madali lang yan. Papakita ko sa inyo isa-isa kung paano para matutunan nyo talaga, okay? So, yung mga chords muna natin sa intro, guys, ay C. Okay, tapos G over B, pero ito lang ang iipitin nyo dyan para hindi na kayo mahirapan pang fifth string, okay? Tapos A minor, tapos G, ganyan. G, pero ito lang ang iipitin nyo dyan, isa lang para hindi na kayo mahirapan. Tapos yung F, isa lang din ang iipitin nyo dyan para hindi na kayo mahirapan, ito lang, bass lang. Okay, tapos yung G uli, isa lang din uli, ito lang. Tapos yung C, ay babalik na kayo sa normal chords, okay? So, ganun siya kadali, di ba? So, C na may asterisk. Mamaya, iba na yung plucking doon, okay? So, ang numbering natin lagi, guys, sa plucking natin ay yung number ng string. So, 6, 5, 4, 3, 2, 1, para mas madali nyo makuha, okay? So, ang gagawin nyo muna sa C ay ganito. So, 5, 4, 2, and then, pag may nakita kayong bracket, 0, ibig sabihin, number ng fret yung sinasabi natin. Ibig sabihin, yung second string ay 0 siya. Okay? So, ganun muna. 5, 4, 2 muna, 2 second string, and then 0, okay, so ganun siya, 5, 4, 2, 0, and then 3, okay, ibig sabihin third string, okay, so ganun siya, 5, 4, 2, 0, and then 5, 4, 2, 1, okay, so ulitin ko, 5, 4, 2, 0, 3, and then pangalawa ay 5, 4, 2, 1. Lalagay nyo na sa 1, okay? Tapos 3, okay? Tapos pangatlo, 5, 4, 2, 0, 3, and then 5, 4, 3. Okay? So ganun siya, no? So ganun-ganun lang naman siya. Ganun-ganun lang naman siya, guys. Okay? So 5, 4, 2, 0, and then nakaangat pa rin yan, 3, and then 5, 4, 2, 1, 3. And then 5, 4, 2, 0, uli. And then 3. Tapos yung pinakadulo ay 5, 4, 3. Okay, so ganun lang siya kadali, no? So kapag binilisan ay ganito. Okay, so ganun siya, no? And then pupunta kayong G over B. Di ba pagkatapos nyo sa C, ganyan. 5, 4, 3. And then G over B, ito lang ipitin nyo, 5, 4, 3. And then pupunta kayong A minor, same lang din ang ginawa nyo sa C, 5, 4, 2, 0, 3. And then 5, 4, 2, 1, 3. Tapos 5, 4, 2, 0, 3. And then 5, 4, 3. Okay? So kung nakuha nyo yung sa C, kuha nyo na rin yung sa A minor. Parehong-pareho lang, okay? So all in all, meron tayong ganito. Siya, no? And then pupunta kayong G. Ang gagawin nyo lang sa G ay 6, 4, 3. And then pagpunta nyo ng F ay 6, 4, 2, 0, 3. Okay? So same lang din, guys. Ang pinagkaiba lang ay inilagay nyo lang to sa 6. 6 na lang ang pipindutin nyo imbis na 5. Same lang din sa C, magiging 6 lang. So 6, 4, 2, 0, tapos 3. Ito pala guys, ipitin nyo muna sa second string, okay? So ayan, 6, 4, 2, 0, 3, and then 6, 4, 2, 1, 3. Same lang din, ganun-ganun lang siya. Tapos 6, 4, 2, 0, 3, and then 6, 4, 3. 6, 4, 3, and then pupunta na naman kayong G, 6, 4, 3,
Tapos, babalik kayo yung C. C na may asterisk. Okay? So, ganun lang kadali, guys, no? So, ang C na may asterisk, guys, ay 5, 4, 2, 0, 3. Tapos, 5, 4, 2, 1, 3. And then, down. Parang ganito na yung ending. Okay? So, ganun na yung ending niya. Okay? So, all in all, ganito na yung natutunan natin, guys. So, babagalan ko lang para makuha nyo talaga, no? So, ganito siya. So, ganyan siya, no? So, kapag nakuha nyo na yan, guys, pwede nyo na yan gawin sa buong kanta. Sa verse at saka sa chorus, okay? So, kung nakuha nyo na yung ganyang pattern sa intro, pwede nyo na rin gawin yan sa verse at saka sa chorus, okay? So, kung gusto nyo na gawin yan sa verse at saka sa chorus, wala na tayong problema doon, okay? Pero, kung nahihirapan kayo, guys, sa ganyan, habang kinakantahan, tuturuan ko pa rin kayo ng madaling plucking, okay? So, dito na tayo sa verse, okay? So, sa verse, guys, ay sa unang tingin, agad na nahumaling. Okay, so ganun siya, no? Again, ito na, guys, yung madaling plucking. Pero kung gusto nyo yung sa original, gawin nyo lang yung sa intro. Okay, parehong-pareho na siya sa verse, ganun din sa chorus. Pero dahil nahirapan yung karamihan, ito yung madaling plucking. Okay? So yung mga chords muna natin sa verse ay C, and then C ulit, tapos A minor, tapos A minor ulit, tapos G, F, tapos G. Okay? So, ganun lang kadali, no? So, ang pag-plucking, guys, ay ganito lang. Halimbawa, sa C at saka A minor ay 5, 4, 2, 3. Tapos, ulitin lang uli yun. 5, 4, 2, 3. Okay? Sa A minor, ganun din. 5, 4, 2, 3. And then, 5, 4, 2, 3. Okay? Tapos, sa F, 4, 3, 2, 3. 4, 3, 2, 3. Tapos sa G na may asterisk ay 6, 4, 2, 3, down. Okay? Pero pag may nakita kayo na walang asterisk, guys, mamaya ay 6, 4, 2, 3. Okay? So, ganyan, guys, yung mga pag-plucking sa buong kanta na. Okay? So, kapag natutunan nyo na yung ganyan, buong kanta nyo na yung matutugtog ito. Okay? So, ganito yung madaling plucking, no? Para kahit yung mga beginners ay makapag-plucking na rin, okay? So again, kung pro kayo, gawin nyo yung intro habang kinakantahan nyo yung verse, okay? At saka yung chorus. Pero kung hindi pa kayo pro sa pag-plucking, yan, pwede nyo itong gawin, okay? So kapag kakinanta na natin na ganito ay, so, sa unang tingin, ay sorry, agad na nahumaling sa nagniningning mong mga mata, kay isang between na nagmula sa langit. Tapos, ulitin nyo lang yung interlude. Ang interlude ay yung C na may asterisk kanina sa intro, yung okay? So, ganun yung gagawin nyo sa interlude, yung may asterisk na C sa intro, okay? So, hindi na natin explain masyado yon para hindi na tayo humaba. Balikan nyo na lang yung video kung nakalimutan nyo yung C na may asterisk, okay? And then after nun, babalik ulit kayo ng verse, tapos interlude ulit, and then pre-chorus, okay? So yung pre-chorus, guys, ay namumukadkad ang aking ligaya. Okay, so dun yung banda, no? So yung mga chords natin sa pre-chorus ay F, G, C, A minor, F, G. Okay, so ganun siya, no? So, same pa rin yung kanyang plucking pattern. Pag nakuha nyo na yung plucking pattern, wala na tayong problema doon, okay? So, sa C, ay sa F, ay so, kapag kakinanta na ganito. So, namumukadkad ang aking ligaya sa tuwing ika'y papalapit na, hawakan mong aking kamay. Okay? So, yan. So, ganun na kadali, guys, no? Kapag nakuha nyo yung plucking, guys, pang buong kanta na yon, okay? So, pupunta na tayong chorus, guys, no? So, sa chorus, guys, ay dito na yung banda sa may. Para luman kaya
akin ang dadalhin sa... Okay? So, din yung banda, no? So, paano yun? So, yung mga chords natin sa chorus ay C. And then C uli. Tapos A minor. And then A minor uli. Tapos F. Tapos G. Okay? So, 2 times yung gagawin yun. Pag nagawa nyo ng 2 times, pupunta kayong C. Tapos C1. Ibig sabihin, isang strum down lang yun doon. Okay? So, ganun lang kadali yung mga chords niya. So, nalaman na natin yung plucking niya. So, wala na tayong problema dyan. Kanta na kagad natin siya para mas matutunan nyo. Okay? So, para lumakaya kinang dadalhin sa di mo inaasahan para iso palagi kit, sorry, ulitin yung uli yun. 2 times, diba? Palagi kita witan ng kundiman ng sawa, di ka papapayaan na sayaw kita nananga. Tapos si, tapos merong C1 sa dulo. Okay? So, ganun lang kadali yung mga chorus, guys, no? And then, after nun, babalik na naman kayong verse, tapos interlude, tapos meron siyang pre-chorus, tapos chorus uli. And then, pagkatapos ng chorus 2, same lang din sa chorus, meron siyang post-chorus. Okay? So, yung post-chorus, guys, ay C, C, A minor, F, G, C. Yung paparara. Puro yung para luman, papara. So, ganun din siya, no? So, same lang din siya ng mga chords ng chorus. Pero, ganyan yung mga chords ng post-chorus, okay? Same lang din yung plucking, so, wala tayong problema. And then, after ng post-chorus ay bridge. So, yung plucking ng bridge, same lang din. Natutunan nyo na kanina. So, A minor. Tapos, F. C. Tapos, G. Okay? And then, 4 times yung lang gagawin yon. Pag nagawa nyo ng 4 times, ay tapos na yung mga bridge. And then, babalik na naman kayong chorus, and then tapos na yung buong kanta. Okay? So, yan. So, ganun lang kadali, guys, yung buong kanta, no? Nalaman na natin yung buong part ng kanta. So, ang gagawin natin ay, kanta natin siya simula sa pinakumpisa, simula sa intro, hanggang sa chorus, para malaman nyo yung progress sa kanta na to. Okay? So, pwede nyo ako sabayan, guys, no? So, dito muna tayo sa intro. So, tapos, pasok yung mga verse. Sa unang tingin, inanaling sa nagniningning mong mga mata, kay isang bituin na nagmula sa langit. Tapos, balik kayong interlude. Tapos, verse uli. Hindi ko mawari ang tinatangi, sadya naman nakakabighani, din paliwanag ramdaman. Tapos interlude uli, and then pre-chorus. Mumukatkat ang aking ligaya sa tuwing ika'y papalapit na, na hawakan mo aking kamay. Tapos, chorus tayo. So, lyrics natin. So, para lumagaya kinadala sa di mo inasahan para iso lagi kita awitan ang kundi man, di magsasawa, di ka papabayaan, sasayaw kita nananggan. Okay? And then babalik na naman kayo mga verse. Okay? So, ganun lang kadali, guys, yung buong kanta na plucking version ng Paraluman. Okay? So, kung nakatulong to sa inyong video na to, guys,
pwede kayo mag-subscribe sa ating channel at pwede nyo rin supportahan yung ating second channel, okay? So, malaking pasasalamat na yun galing sa akin, okay? So, yan. So, enjoy sa bago nyo matutugtog, guys. Kita tayo sa next video natin. Bye!